Mahigit 20,000 residente naman ang nagsisiksikan ngayon sa mga evacuation centers sa Cagayan de Oro City. Live mula sa Cagayan de Oro, saksi si Maki Pulido. Maki. Arnold, nawasak yung tulay ano, sa boundary ng Cagayan de Oro City at sa Calacad, Bukidnon. Ito yung kuha ng GMA Cagayan de Oro dun sa nawasak na tulay. Ang tanging umuugnay raw sa Cagayan de Oro at Calacad, Bukidnon. Nawasak yung tulay ano, sa paglagasan ng tubig sa ilog. Pero so far, sinasabi pa rin naman ng CDRRMC so far, sana hindi magbago, ay zero casualty pa rin ang Cagayan de Oro City. Alauna ng hapon nang magsimulang maramdaman ng malakas na hangin dala ng Bagyong Pablo na sinabayan ng malakas na ulan. Nabuwal ang ilang puno at bumagsak din ang billboard na nakakabit sa gusaling ito. Nilipad din ang bubong ng ilang bahay. Pero mga nawala ng bubong, mas piniling manatili sa mga bangketa sa halip na sa evacuation center. Malayo raw kasi ang mga evacuation center sa palengkeng pinagkukunan nila ng pinagkakakitaan. Yung bubungan namin lumilipad. Yung bubungan namin, then tumakbo kami dito, baka masaktan kami sa bubungan ba? Yung mga bata namin, pinapunta namin dito, baka masaktan ba? Kaya sila nandito sa kalye ngayon? Oo, opo. Tapos basa na rin po sa loob? Basa na, yung mga damit namin, nilagay namin sa, ano, sa malaking tub para hindi mabasa sa ulan. Bandang alas 3 ng hapon, tumigil na ang buhos ng ulan at paghampas ng hangin. Pero nagsimula namang tumaas hanggang umapaw ang Cagayan de Oro River, dahilan upang 6 na barangay sa Cagayan de Oro ang bahain. Mabuti na lang at nailikas na mga nasa mababang bahagi at mga kalapit ilog ng lungsod, kaya zero casualty pa rin daw ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi naman daw naging mahirap ang pakiusap na maagang paglikas dahil nangangamba pa rin ang mga residente na maulit ang trahedyang dulot ng Bagyong Sendong noong nakaraang taon. Magpapasko rin noon nang may 2,000 katao ang mamatay dahil sa mga biglaang pagbaha. Sa ngayon, higit sa 20,000 katao ang nagsisiksikan sa may 43 evacuation center. Mahirap. Kaya kailangan namin ng tulong. Siksika na rin sa mga evacuation center sa ibang bayan sa Misamis Oriental. Arnold, hindi pa 100% pero bumalik na, no, bago mag alas 11 ng gabi ang kuryente sa maraming bahagi dito nga sa Cagayan de Oro City. Nawala yung kuryente, no, at least 50% ng syudad ang nawala ng kuryente kanina pang umaga. Live mula dito sa Cagayan de Oro City, Maki Pulido ang inyong saksi.